nanonood. So for this afternoon, we are together with the Department of Criminology. I am with Sir Jimmy M. Galtino, the department head or the department chairperson. And then together with him is one of his faculty members, Mr. Mervin Abiedu. So paramilang po natin yung viewers today, sir. Parang marami kayong fans, sir. Kahapon, konti lang yung viewers ko, ha. Ngayon, nasa 80 ako, ha. Parang marami kayong fans, sir. Ulang pa yan, ma'am. Ayan, good afternoon daw po, sabi ni Sir Ronan. Good afternoon po, Sir Ronan. So, Jimmy, kaway ka naman dyan kay Sir Ronan. And sir, sige, wait lang po natin ang mga questions. Kung wala pong questions, I have prepared quite a few questions lang po for the two of you to answer. Ayan, good afternoon sa aking 110 viewers. Nakakatuwa naman. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Waiting lang po ako na may magtanong. Grabe naman to, parang mapupuno si Morgan ng tanong, ha. Kaya nga, sir, eh. Parang dami nating kasalanan. Ayan, sir. Yung meron na sila mga batch na sinasabi from batch maalamat lahi. O, di ba, sir? Ano ba yung... Sir, bigyan mo nga ako ng idea. Paano ba kayo nagka-come up sa mga pangalan ng per batch? Paano nyo pinag-iisipan yun, sir? Yung mga... ano ba yung mga batch na nakaraan? Ano, sir, yung pangalan ng mga batch na meron ka ngayon, sir? Ako ba, Sir Jimmy? Sige po, ma'am. Sige, ako po muna ngayon sa ang magsasagot, ma'am. So anyway, sa ano po, sa pagka-come up po nila ng kanilang batch name, ay yan po ay sila mismo yung nag-uusap diyan. Coming from all the members ng batch nila. So yan po ay pinapresent din nila sa amin, pinopropose nila sa amin yung mga naisip nila or yung mga naisuggest ng mga members nila. Pinopropose sa amin and then tinitignan din namin, tinutulungan namin sila kung ano ba yung magandang i-adapt nila or magandang gawin nilang batch name nila. Kasi meron po yung ano, bali yan po kasi yung magiging tatak nila, eh. So pag nagkamali sila or medyo hindi maganda yung pangalan na napili nila, then medyo ano, magiging bully yung batch nila or mabubully or prone sa bullying talaga ang batch nila. So anyway, yun po, hindi kami actually yung nag-iisip kung ano yung ipapangalan po sa batch nila. It's actually the students who are deciding, and yun po ay involved lahat, yung mga members, and then nilalapit sa amin, and then kami po ay nagsasuggest din, and then siguro parang nag-approve na rin po in the end kung ano yung pinaka-best na batch name para po sa kanila, ma'am. So yun po yung ano, yun po yung the way kung paano po sila nagkakaroon ng batch name po. Ayan na ang solusyon, ayan na ang sagot sa misteryo nating tanong.
Paano nga ba sila nagkakawap sa pangalan ng mga per batch? Siguro sir, ako, ang next ko pong question, yung mga pre-prepare ko lang dito, Sir Jimmy, Sir Mervin. Ang next question ko po for you po, kasi po diba bilang sa criminology department, how do you, kahit po this pandemic, no sir, pag kumbaga tatak nyo na yan sa university that your students are well disciplined, no? Paano po ngayong pandemya, how do you keep the discipline and then of course yung unity within the program? Sir Jimmy, ano po masasabi mo, Sir Jimmy? Sir Marvin, please. Okay, so sige ma'am. Ako po muna ang mauna and then dagdagan na lang po ni Sir Jimmy, ma'am. So anyway, sa discipline po na nabanggit niyo. Actually, ma'am, isa po yan sa pinaka-challenge din po na i-develop po sa mga students. Especially this na yung situation po na meron tayo ngayon na walang physical contact, we're in purely online face-to-face. So the question, yung tanong po ninyo na kung paano namin ini-instill sa mga students. So isa po dyan is syempre sa bawat faculty din po pinapractice na namin sa ano pa lang, sa class, sa virtual classroom pa lang. So yun, parang tulungan na rin po from the faculties. And aside from that, with the help of the society officers po nila. So isa rin po nakatulong namin in instilling discipline yung discipline sa kanila is yung mga officers nila who in meron yung mga times, okay, pag merong mga ginawang hindi maganda, so hindi po namin tinotolerate. So meron po kaming disciplinary action po na ini-impose. Still na ngayon, pero yun ay ano, bago namin i-impose is talagang ini-inform po namin si Sir Jimmy or yung department chair namin kung okay ba yun or kung pwede ba namin na i-impose as penalty, disciplinary action, not actually penalty, disciplinary action. So yun, siguro because of the consequence po parang one way namin kasi kapag walang consequence na binigay or parang hindi parang tinolerate lang edi there is a tendency na paulit-ulit na gagawin nila. So yun, we are giving some disciplinary actions, imposing some disciplinary actions, and then that is subject to the approval of our department chair. So yun po. So it's actually the teamwork of the faculty members and as well as the society officers and the students also. Yun po Ma'am Rimat. Sabi ko na mapapalaban ako ng Englishan dito. Ikaw, Sir Jimmy, ano po masasabi niyo? How about you, sir, being the department chairperson? Ma'am Rimat, actually mahirap naman ngayon kasi online. So yung discipline, mahirap kasi dito is pag sinabing criminology, disiplinado ka agad. Parang sinasabi mong pag psychology, magaling ka na agad magbasa ng utak. Pag HRM, magaling ka na agad magluto pag first year ka. So yun ang medyo mahirap sa part ng society kasi criminology ka pa man din, agad sasabihin ganun kahit first year ka. Well, actually, a first year HRM does not know the major of cooking, di ba? Just like criminology, upon entering the school, hindi agad sila discipline. So yun ang mahirap sa amin kasi kahit first year ka, sasabihin agad na disiplinado ka na. Now it does not it is not on that way kasi pag first year pa lang naman talaga, high school pa lang pakiramdam mga yan. So process pa rin siya talaga. Just the same as other courses. Yun ma'am. So lalo na ngayong online, ma'am, mahirap ang disciplining ng estudyante kasi nga
hindi natin sila nakikita. So I hope one day, ma'am, na makapag face to face tayo, kasi yun naman talaga ang gusto ng even students once face to face setting of learning. Yun lang, ma'am. Thank you, sir. Bongga talaga ang criminology pagdating sa question and answer. Talagang kaya nakikulay ako sa inyo today. No? Medyo kinakabahan ako, to be honest. To all the students watching, kindly comment down below what are the attributes or ano ba ang mga karakteristik ng teachers ninyo na sa tingin nyo ay may pagmamalaki nyo bilang criminology major. Ayan. So let's wait for that sa comment section. Next question po for Sir Jimmy and for Sir Mervin. Sir, kagaya ng nabanggit nyo kanina, pag criminology, there is this specific labeling, ano? Lalaban ako sa English, yan. Wait lang talaga. There is this specific labeling, no, sir, na pagka when you say na criminology, police agad, no, sir? Can you please enlighten the students or even the aspiring criminology students? What is it in store? What are the things in store for them once na pumasok sila as criminology majors? Sige, let's start po muna from Sir Morven. Okay po, ma'am. So, yon sa labeling po na question niyo, ma'am, na pag criminology is police na po agad. Yon po ay ano, siguro yon po yung talagang ano na common na naisip, especially kapag yung mga magulang mo or yung mga kapitbahay or yung mga kapamilya or yung mga nakasurround na individual sa paligid ng estudyante is yun, tingin nila agad is police ka agad kapag ano, or police talaga ang direction mo kapag ikaw ay nag-criminology. While in fact, hindi naman talagang police ang pwedeng puntahan as a criminology. So as you can see, kasi kami rin ay criminology. Criminology din kami, or criminology graduates din kami actually. So yun, pwede kang pumunta, okay? Pwede kang pumunta sa iba't ibang field as a criminology or as a graduate of criminology. Katulad namin na pumunta sa academe or teaching. And then hindi lang po yun. So hindi lang po police, kasi meron po yung tinatawag natin na tri-bureaus natin ng DILG. Wherein yung BGMP and then BFP. So isa rin po yun na mga ano, pwedeng ano, puntahan ng isang graduate ng criminology. And of course, not just a graduate. Yun, pagka-graduate nila, kailangan din nilang lagpasan talaga ang board examination. Kasi kapag papasok ka dun sa bureaus na yun, you need to have or you need to have valid license or yung board exam, board examination, or you pass the board examination to for you to be qualified to enter the service or the bureau. So hindi lang po BFP, hindi BGMP, hindi police. Marami pa. Nandyan ang Bacoor. And then halos lahat ng law enforcement office or law enforcement agencies. And then as to what I've heard, meron po tayong alumni na pumunta rin sa Bureau of Customs. And then meron din tayo sa iba't ibang, meron din tayo sa security profession. So yun, ma'am, yun lang po yung pwede ko pong maidagdag, okay, about dun sa common or label na pag criminology, police na po agad. So, yun lang, Ma'am Rimat. Kayo po. Very good, Sir Marvin. So, second emotion. actually, ma'am, for the criminologist, kung may mga estudyante tayong nanonood dito or mga gustong mag-criminology, isa lang yung gusto ko linawin dito, that upon graduating or upon finishing the degree of criminology, you are not an outright police officer. So it has made clear students that unlike other courses, actually, that after you finish your 4 years college degree for education, for example, and then you took your licensure examination, you passed, you're a licensed teacher. Nursing, for example, 4 years of finishing the course of nursing, after you take your licensure examination, you become nurse, engineer, such as civil or mechanical engineer. After finishing those 5 years, nag-take kayo ng licensure examination, engineer na kayo. For criminologists,
it's not that way. Kasi the common notion for every individual sometimes is that after 4 years of the courses that you have gone through with criminology, you took the licensure examination, you become a police officer. No. The license that you will be getting is actually criminologist. It's not police officer. And then you go through again for another training on whatever tribe bureau or whatever law enforcement organization na gusto niyong pasukan. So magkakaroon tayo ng dalawang license. So for example, your license as a criminologist and your license as a police officer. Okay? So ganun din pagka gusto mong pumasok sa Bureau of Fire, another process. So wala po tayong criminologist na pag-graduate police officer. They are just criminologist by license. So again, hindi kayo diretsong police officer. Yun ang lilinawin natin. Okay? Kasi meron yung iba is after grad, pagka-graduate nung isang bata, o saan ka na naka-assign? Ganun agad sila. So honestly, it's not that way. Okay? Kasi pipili ka pa kung saan mo gustong pumasok. Okay? To add with dun sa mga binigay ni Sir Morbin kanina, meron tayong kahit hindi ka nag-graduate, kahit hindi ka nag-take ng licensure examination actually sa criminology, marami kayong pwedeng puntahan. Okay? Kung hindi ka nakapag-take ng licensure examination sa criminology, pwede kayong, although ibo-burnout ko sana dapat, hindi dapat namin to ino-orient sa bata. Okay? Kasi magkakaroon sila ng mindseting na di bali, pag natapos kami ng criminology, hindi na kami magla-licensure examination kasi pwede ako sa NAPOLCOM. Ganon. Pwede ako sa civil service. Okay? So, iniiwasan po namin yung ganong isipin nila na okay lang, criminology, graduate na ako. Total may NAPOLCOM, total may civil service, total cum laude ako, exempted ako. So, magkakaroon sila ng ibang option. Okay. Although, those are good options also. Okay. So, pwede silang pumasok sa armed forces, parole and probation, Bureau, Bucor, Human Rights Commission, PDEA, NBI, Department of Finance, Maritime Industries, LTO, DENR, enforcement ng DENR, Coast Guard, MMDA, pagka specialist naman sila, pwede sila sa mga ballistician, QD expert, yung mga ganon. Okay? So, yun po siguro for those first years or yung mga nanonood na gustong mag-criminology, yun po yung inyong mga career track for criminologist. And that's it, Ma'am Rimat, for this time. Grabe, ang dami palang pwedeng trabaho dyan, no? Kung payat-payat lang ako, nag-criminology din ako. Kaso, pero okay naman. Medyo exciting. Actually, ma'am, pwede ang ibang courses. Hindi, di ba? Other courses, pwede siyang maging mag-pulis. Okay? Ang requirement lang naman ng tri-bureau. Pag sinasabi namin tri-bureau, ma'am, yung BNP, fire, at saka jail. So, pwede naman kahit anong courses. Kasi ang nakalagay dun sa qualification actually is baccalaureate degree. So, all of us has baccalaureate degree. So, pwede lang tayo pumasok. Okay? So, it does not really say na criminologist ka. Yan lang. So, yun siguro yung dapat naming i-touch up sa high school. Kasi sa orientation siguro nila ay pag sinabing criminology police. Okay. O para makapag-police criminology. Actually, pwede ang ibang ang courses. Ayan, thank you so much, sir. Kasi marami tayong mga TVL na medyo nalulungkot sila kasi they wanted to... Diyos ko, ang English ko. They wanted sana to be a part of the criminology program but unfortunately, their strand is not aligned. So thank you so much. So ayan, sa mga aspiring na gusto pa rin mag-police kahit hindi po kayo daw criminology graduate. Ayan, sir, another question. Ayan, ako, sabi ni Julie, sir, ang lamang daw po ng faculty ninyo ay pogi daw ang mga teacher ninyo. Julie, ha?
Yan, sabi ni Ms. Julie, sir, pogi daw po ang faculty members. Ano lang yan? Ay, ano lang yan, ma'am? Ano? Ano lang nila yan, ma'am? Para ano? Ipasa namin na sa exam nila yung mga yan. Kaya ganyan yung sinasabi, ma'am. Sabi nila dito, they like daw po as one of your traits as faculty members is yung pagiging firm. Siguro ayan po talaga kasi, ayan, medyo talagang kitang-kita yan sa criminology department. Yan na yung mapapasana all. Kasi kami, medyo malambot kasi kami sa psych department. Siguro kasi dahil karamihan sa amin ay girls. Ayan, sir. Firm daw po kayo. Firm kung saan man. Ayan. Tapos po, sir, another question. Wala pong, puro shout out to sir eh. Wala pong nagtatanong eh. Meron po ata, ma'am. Ayan, sir, may nagtatanong dito. Kailan daw po ang summer ng first year? Hanggang summer class lang po daw kasi siya. Tumigil daw siya, kaya mag-online kasi irig daw siya. Pwede po ba daw siya mag-summer this sem? Kasi sir, irig daw siya na cream tapos nag-stop siya ng summer. Pwede daw po ba siya mag-enroll? Kung kasama ka dun sa page natin, Iha, meron tayo nung page doon. So lahat ng announcement natin doon, yung checklist po ninyo doon ay uploaded ng society. So iti-check mo doon, Mr. and Mrs. Student, kung sino ka man, kung saan ka na semester. Saan ka na. So yun ang magiging guide ninyo. Katulad nga nung sinabi ni Sir Mervin sa orientation ninyo is that yun dapat ang maging Bible ninyo kung anong year na kayo or anong stand na ng academics ninyo ang meron kayo. Okay? So i-downloadable yun po sa ating page natin. Although private kasi for criminologist, actually is that may mga information po tayo doon na downloadable. First and foremost na nandoon is the checklist, importante sa inyo. I-check nyo lang yung checklist ninyo kung old or new curriculum siya. So for your case, siguro first year ka, that is the new curriculum. Okay, i-check mo doon, Iha, tapos ilalagay mo doon yung grades mo. Okay, ilalagay mo doon yung grades mo. Depende yan sa naibigay sa'yo ng registrar. Okay, so your official grades are those that are given by the are coming from the registrar. So yun yung official grades ninyo. Okay, Sir Morbid. So bali yung tanong po, Ma'am Rimat, kung pwede siyang mag-summer. I think nag-PM din po kasi yan sa akin, Ma'am, kanila lang. So it's dito na lang po natin siya sagutin, Ma'am. So bali ang tanong po is irregular po siya na tumigil nung summer class nung last semester. Oh, tama. Summer class. So bali ang pinaka-question niya po, ma'am, is kung pwede siyang mag-enroll, tama po ba, Ma'am Rimat? Yes po. Okay, so I think ano po siya, second year sana. Or incoming third year po sana ata siya. Tama, yes, second po, sir. First sem. Second year, first sem. Ayun, so yun ay pero pwede kaya pala, sir, i-allow natin, Sir Jimmy. yung tanong niya na pwedeng mag-summer. Yun po yung tanong. Siguro kung kailan siya tumigil muna. Iha, kung o Iho, i-check mo muna kung saan ka, kailan ka tumigil. Baka tumigil ka naman nung 3 years ago. So, magba-back to zero kayo, Iho or Iha. Pero kung last year lang, so pasok ka pa sa curriculum mo, pwede kang mag-summer kung may mga subject ka na titignan mo nga sa checklist mo kung may offered tayo doon. According to the registrar, ipapublish nila yung offered subjects by next week. So,
kakailanganin namin tapusin siguro yon sa, so this week also matatapos namin yung offered subjects ninyo. Ayun, so kung old or new curriculum ka muna, alamin mo muna yon, iho or iha, then check mo yung checklist. Kung may nakabukas doon na subject, ay di pwede kang mag mag-summer. Pag old curriculum ka, ay magsisimula ka sa curriculum para sa new curriculum. Okay? So pwede ka mag-summer pero depende. Pero depende sa curriculum mo kung saan ka kabila. Okay? Ayan, so sana din sa nagtatanong, sana naliwanagan ka. Ayan sir, mayroon pa po ako isa pang tanong. Medyo dalawa-tatlo na lang siya. Next question sir. Medyo alam naman, aware naman po ang mga tao sa faculty, mga students na we are doing well po when it comes to board exams. How do you prepare for that, sir? Kasi medyo sikat kayo when it comes to that. How do you prepare for that, for the boards? Pagdating sa mga students natin, sir. Ano bang yung pinaka preparation, sir? Ano po? Ano ba sikreto mo, Sir Marvin? Simulan mo sir sa pinakauna sir. Question mo to ma'am, no? Ang hirap naman sagutin ng question mo, ha. Hot seat talaga, ano, ma'am. Ano ma'am, siguro nung face to face kasi pag first orientation pa lang namin, may formation and ang lagi naming ino-orient sa kanila is that hindi kayo makapag-pulis o hindi kayo makakapunta dun sa pangarap nyong maging law enforcer kung hindi nyo makukuha yung license ninyo. So, magpe-prepare kayo for your license as early as first year. Kasi lahat naman ng subject ninyo na iti-take during the licensure examination ay nasa first year na. So, bakit kayo why prepare kung kailan may review na? Diba? So, mas maganda, we always say na you prepare as early as first year. It does not matter kung third year, first year, second year ka. Basta, importante, lahat ng subject mo ay parang tinitake mo siya as review already. Para pag-take mo ng review talaga, yung review proper, edi magkakaroon ka na ng final review or final coaching. So, kasi, ayun. So siguro ma'am yung lagi nilang binabanggit na ano, prepare as early as first year. Siguro yun lang siguro ma'am. To summarize the ano, wala naman yung sa review ma'am, wala naman yung sa sa centers or what. Kasi babalik tayo sa basics. So, babalik sila sa mga subjects nila, sa teachers. Ayan. So total mahihirapan na rin lang kami kaysa mahirapan kami sa pag-prepare ng board examination, di mas maganda ihanda na namin sila ng first year. So ganun siguro ma'am yung so summarize yung ginagawa ng department. And of course, willing faculty members na gustong tumulong. Pre bono nga tawag namin, pro bono. So kahit pro bono, at the end of the day image naman ng ano, image naman ng whole system or the CvSU ang ilalabas nila. Tsaka nakakaya naman ma'am pagka tatanungin nila. Kadalasan kasi mga kasama kong faculty na to, ang lagi nilang tinatanong is, pag nakalimutan mo yung isang topic, tatanungin, sino ba yung teacher mo? Di ba ganun ma'am? So, para hindi ka mabalikan bilang isang teacher, might as well do good para hindi matanong kung sino yung teacher mo. Siguro parang ganun lang yung biruhan ng ma'am na naririnig ko pag nandun kami as group. Sir Marvin, kung ano pa ang sekreto mo dyan? Sama ko na lang, additional na lang po ma'am, dun po sa mga na-mention po ni Sir Jimmy. So just to add po ma'am is it's not only the part of the faculty or hindi lang po faculty factor.
So, meron din po sa part ng students. So, syempre, nandyan din po. Depende rin po yan sa estudyante. So, hindi lang po talaga lahat is coming from the teacher or the their instructor. So, nandyan po yung willingness din and then syempre yung pagsusumikap din po ng estudyante. So, yun din yung ano, isa sa struggle namin yung mga iba. Meron yung mga ibang students na parang ano, wala or yun nga, walang ano, parang walang willingness or parang walang motivation. So, yun yung isa din sa struggle namin or yun din yung isa sa pinakamahirap na sa part ng instructor or sa part ng teacher kung paano niya i-motivate or paano niya i-ano, paano i- ano to, para paano niya palitan yung parang mind setting ng bata na to continue or to do his best also. Kasi parang walang silbi na si teacher ginagawa, binibigay lahat, best, or si instructor binibigay lahat ng kanyang makakaya. However, on the part of the student, eh wala. Yun yung ano, parang ang mangyari dun is negative pa rin or hindi magsasucces yung estudyante. At the end naman, yung estudyante din yung pinaka talaga magbe-benefit dyan. So, yun po. Not just by focusing on the faculty, but syempre, student factor din. So, syempre, kahit na di kalibre po ang mga instructors natin or mga teacher natin, pero kung sa estudyante is wala or walang willingness. So, yun po yung ano din. Yun din yung may isa, yung may i-add ko po. Depende rin po sa estudyante, ma'am. Yeah, thank you, sir. May na-comment dito, sir. Ano po, ma'am? Very approachable po sila and magaling po sila magturo and mabait po sila. Grabe naman dito, sir. Mabait po sila pag nagturo sila. Talagang understandable po. Kaya pinagmamalaki po namin ang mga teacher namin ng sa criminology department. Nako naman. Parang totoo naman. As a person naman, as far as I'm concerned, as colleagues naman po, kahit kayo po ang pinakatahimik na mga tao sa university, eh, pag kinausap naman po kayo ay very approachable. Sa mga nanonood po, especially sa aking viewers, Diyos po, ang dami kong viewers, ang dami yung fans. Sa aking 200 viewers, ayan, na mostly mga criminology major, kung hindi nyo pa nagiging teacher si Sir Jimmy tsaka si Sir Mervin, mga approachable po sila. Huwag po kayong mag-alala. Ito na lang siguro last question, sir. No, ayan, para medyo maka-unwind na tayo. Last question, sir. Sa tingin nyo, how would you define the mental state of your students ngayong pandemic? And how do you think are they are coping up with, you know, their studies, ayan, sa faculty members, ayan po, sir. Ang hirap naman ng tanong niyo po, ma'am. Parang pang psychology talaga na ano. Na question, ma'am. So anyway, parang about sa mental state po naman ng mga bata or ano. Mukhang ano ah, mauna ka ata, Sir Jimmy. So anyway, ma'am, tatanong muna ako. Ano ba yung mga stages ng utak, ma'am? Mind stage. Mga parang hindi ko alam yun, ma'am. Kung i-assess nyo po sila, sa tingin nyo, they're still mentally stable or mentally capable despite the pandemic, ayun na lang. O, yun na, sir. In-elaborate ko na. I become very specific. Siguro, ang una kasing naisip ko nung binanggit mo yun, ma'am, is parang, ewan ko kung ano sila. For first year, palagay ko parang hindi nila maramdamang ano sila. College, kumbaga. Hindi naman lang criminology, palagay ko naman lahat eh. Tapos for my own observation, ma'am, parang compliance na lang 'yung nangyayari. So academically speaking, ma'am, kung prepared sila for college, I think it's not yet. Kasi ang binibigay nating task is purely papers and ang Google naman eh nandiyan lang lagi, so madali lang mag-copy paste unless na
i-require sila nating mag-turn it in or yung some kind of checking the grammars kung talagang gawa nila. Pero dahil nga sa numbers naman ng estudyante natin, sometimes talagang hindi nakikita. So for higher year level siguro, kasi naramdaman na nilang pumunta in college setting talaga, is they are trying na makakop up sa kanilang problems in their own household. Nagagawa nila na yung household chores nila o yung mga trabaho nila. Tapos pinipilit na lang isabay yung academics nila. So, well, challenges siguro, hindi ko na, ano pa ba, Sir Morbin? Sige, sir. So, personal observation na lang din, ma'am, about sa naging question niyo, po na kung mentally stable pa po sila. So, sa mga students dyan, well, alam ko marami kayong ano, marami, especially now na finals or ano na tayo, nasa finals na tayo, I know na meron kayo or maraming mga requirements dyan. Sabay-sabay ang requirements. And then, sasabay pa ang final examination. Actually, yung mga ibang students ata, they are taking their final examinations now. So, yun. Pero, syempre, as a student, so, wala tayong magagawa dyan. Kailangan nating kung gusto nating matapos, then we need to do or comply. But not as much as possible. Yun nga din, parang same observation din as mentioned by Sir Jimmy na parang ngayon, kasi walang physical contact between the student and then the teacher, parang nagiging compliance na lang. Or hindi talagang makukutuhan, kumbaga, yung term nila na ano talaga. Or mati-check talaga yung estudyante. So anyway, wala tayong magagawa kundi syempre i-comply talaga lahat yun, students. And I syempre I believe naman na yung time or yung when it comes to deadlines, alam ko you are given enough time to comply or to finish all those requirements. So yun, kung naibigay sa inyo ng maaga, then you need to do it early or gawin yung maaga para hindi tayo na tatambakan ngayong finals na. So yun, I think some of the students are struggling, especially nowadays or ngayong final examination kasi sabay-sabay na requirements. Pero alam ko naman na maraming ano din, hindi ko lang alam kung ano yung mga terminologies niyo sa psychology, ma'am, kung paano i-ano yung stress or paano yung i-maintain yung mental health natin. And I know some of the students also know some things or doing things para ma-relax din sila or ano. So anyway, syempre next week, so magiging ano na, ngayong week lang, okay, finals, and then next week is ano naman, kung meron kang lacking requirements, and then compliance. Pero kung wala, then start na ng vacation mo, parang ganun po. Tingin ko naman, ma'am, yun po yung personal observation ko sa akin, ma'am. Yan, Sir Victor. Ay, bago po ko magbasa, medyo natawa ko dun sa tanong. I would just like to greet our ever so beautiful and masipag na campus administrator. Hi, Ma'am Mindy. Good afternoon po. Ayan, shout out po, ma'am. Nanonood po, nag-comment si Ma'am Mindy. Good afternoon po. Good ma'am. Good afternoon po, ma'am. And sir, sabi, Sir Jimmy, tanong ko lang po, pag pwede po ba mag-walk-in sa campus, pwede magpasa po ng requirements sa subject niyo po? O pwede na po mag-walk-in, sir? Pwede na daw po magpasa, sir? Hello, ano bang requirements yun? Ano daw ba requirements yun, sir? Siguro, ma'am, yung ano, for documentary requirements, ngayong semester, ma'am, Google Classroom naman yon sinasubmit, ma'am, pictures. Pero kung yan ay during the last semesters, ma'am, kasi yun yung kadalasan may mga nagtatanong sa akin, yung mga incomplete or for ang grade, downloadable po yung completion form natin sa CAB's website or yung main, kahit yung main is nandun. Parang nakita ko meron tayong form doon ng completion form.
I-fill up nyo po yun. And then, may announcement po tayo lagi sa page kung ano yung kukomply nyo doon. Okay. So, kung yan ay yung last semester po na mga incomplete na mga first year, parang nakapag-message po ako sa group or sa page natin kung for ano yung may instructions po ako doon na procedures po ako na ilagay doon. Ano yung gagawin ninyo? Pag yan ay incomplete, meron din tayong complete procedures na nandoon. So, i-check nyo lang po, students, doon sa page natin kung member kayo noon. Pero ang alam ko, sa society, lagi nilang mini-member lahat kahit nag-transfer siya or kahit lumipat siya ng school. Kahit alumni nandun nga eh. So, i-check nyo yung page natin sa mga announcement ng teachers. Okay, kung mag-member muna kayo doon, if you're not yet a member, then i-check nyo doon yung mga requirements. Kasi bawal nga po tayong pumunta ng school. So, by internet communication siguro muna ang gagawin natin. And then, nakalagay po doon ang email ng teachers. So, ipo-contact nyo sila sa email nila. Okay. Kung hindi nakapag-reply, siguro inalagaan si baby o kung hindi nakapag-reply, ulitin nyo na lang siguro. Ganon. Try nyo ulitin kasi baka sa dami ng Google Classroom requirement nila sa subject nila is natatabunan. Okay? Kasi ewan ko kung bakit ganun yung Google Gmail ko kasi puro pati kahit pagpasa ng attendance ng estudyante na nai-email sa akin. Kahit yung mga ano, kahit mga papel na email sa akin. Siguro yung settings yon. Kaya wala namang masama kung ulit-ulitin ninyo. Okay. Ayan sir, ito po. Good afternoon po ma'am and sir. Tanong ko lang po, makakaroon po ba kami ng qualifying exam ngayong summer? Ayan. Ang kinatatakutan ng lahat. Anong year kaya yan, ma'am? For incoming? During the face-to-face kasi, mayroon tayo, ma'am, no? Meron po tayong qualifying exam before you go to third year level. Pero ngayon po, yung third year na nakapasok na third year, pwede pa ito isabihin dito, ma'am? Yes, so... Kung ano, sir, kung hindi po... Hindi nga... Yun, ma'am, students, yung... Actually, ang late na... Hindi ko lang alam kung tama ako. If ma'am Mindy will correct me, okay lang, ma'am. Pero ang latest na parang instruction is wala nang qualifying exam last year, ma'am, no? Wala na tayong qualifying exam last year. But make sure na gumawa tayo ng ano to ang tawag doon ma'am parang alternative way to cover up yung hindi nga nakapag-qualify exam. Pag second year ka naman going third year, wala pa tayong instruction kung qualifying exam kayo or hindi na. But as for the last instruction during this pandemic, ang word na laging sinasabi sa amin is with the utmost consideration. Ganun nga. So, for this time, students, wala pa tayong, or incoming third year, wala po tayong instruction as to the qualifying exam. Pero kung wala pa tayong instruction, siguro steady tayo dun sa last or latest instruction na binigay sa atin. Which is, mag-move kayo for third year. Pero gagawa tayo ng alternative ways to patch up yung na-miss ninyong qualifying exam. Okay, for the first year, wala pa po tayong qualifying exam. Okay? Ma'am? Ayan, thank you sir. Kasi sa amin din sir, kahapon tinanong din yan. Kasi, pero dinisclose din naman po namin. Pero sa inyo po kasi sir, pa third year na, no? Kasi po sa amin binago sir. From first year, incoming second year lang po. Ayan. So, yun, sir. Siguro ito na po ang pinaka-last talaga. Promise.
Sa Ricky B, is criminology daw po ba? Ayan, nag-thumbs up po si Ma'am Mindy. Okay daw po, sir. Ayan, okay daw po, sir. Sabi po dito, meron daw po bang average grade para makapasok sa course na yan? Hoping for your feedback. Ma'am, sa ikaw, sa guidance. Ayan, so meron po kami, syempre yung department po, meron po silang average grade. Ano po, lahat po ng department meron. Pero as much as we would like to, we cannot disclose kasi po ayan ay discretion pa din ni sir. Nasa kanyang mabuting puso pa rin po yan kung i-consider niya ang inyong pagpasok o hindi. Ako po ay tagatanggap lang ng application at sila po ay ang nag-evaluate. Ayan. So I think that's it. Thank you so much po for being very participative and active for today, Sir Jimmy and Sir Mervin. Ayan. So, bakit ang dami yung viewers? Sobrang dami yung viewers. Unfair yan. Yan, sana laban, yung ibang courses dyan. Baka naman, labanan nyo naman sila. 100 to 220 sila. Ayan, so thank you so much po sa lahat na nanonood. Ayan, sir. Thank you, Sir Jimmy. Thank you, Sir Mervin. Baka meron po kayong gustong batiin or gustong sabihin. Wala naman po ba, sir? Ano na lang, ma'am, para sa mga students. So, good luck na lang sa mga exams ninyo. This, kung sino pa yung mga hindi tapos na nag-exam. So, good luck to your examinations. So, wag niyong, ano, wag niyong maliitin yung mga exam ng mga teacher niyo kasi ano yan. Matindi ang mga exam ng mga yan. So, anyway, ano, I'm pointing na, syempre, do your best in preparing for the final examination and good luck. Yun lang po, ma'am. Yan. Okay, Sir Jimmy, any last minute message po? Okay na kayo? Siguro, ano, to students who are expecting too much sa ating mga teachers, be aware po na lahat tayo is nag-a-adjust sa pandemic because wala din naman kaming training to wala din namang biglaang training or trainings na ginawa before magkaroon ng pandemic. That's why we understand also the teachers as we understand the students. To be fair and square sa ating mga teacher kasi meron din silang requirements. Now, I hope for those first year na hindi nila alam na magiging second year sila, make good as early as now so that when you go to the higher levels or next higher years, hindi na tayo mahihirapan sa pag-adjust ninyo. Okay, so thank you students for participating and your class president, your society president is actually watching. So kung ano yung mga concern ninyo, sinabihan namin yung officers ninyo na manood para kung may queries na tayong hindi masagot is pwede nilang i-message. For other queries na siguro natatakot kayo kay Sir Mervin tanungin, meron naman tayong page or meron kayong society officers na pwede nyong tanungin or pagtanungan. So kung ano yung mga questions ninyo ngayon. Baka sa dami ninyo, madami nga kayo pero parang walang nagtanong. Takot nyo kay Sir Mervin, i-message nyo yung class representative nyo. Okay? So, kung may mga concern kayo, para ma-address natin. Okay? So, thank you, Ma'am Rimat for these opportunities to look or to watch for our students. Yan. So, ayan. Thank you so much po. So, ayan. I hope nag-enjoy ang lahat. So, we will see you as soon as we can. Ayan. Ingat po ang lahat and God bless us all po.